Halo mga Changan, welcome back to my channel. Para malaman mo kung ano-ano ang iba't ibang sound effects na naririnig mo ngayon, tumutok ka sa video na ito. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-setup ng F8 Live sound card at ang iba't ibang sound effects nito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa F8 Live sound card na ito ay kadalasang nakikita natin sa mga live streaming katulad ng Facebook Live, YouTube Live, Gaming Live, at pwede rin natin itong gamitin sa mga video calls. This F8 Live sound card gives your live streaming more interesting and allows you to use different special sound effects. Meron din siyang microphone enhancer. And meron din siyang 4 different kinds of voice changer. Okay, so bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo yung iba't ibang parts nitong F8 Live sound card. Okay, sa likuran, meron tayong charge. Dito natin ilalagay yung charger natin. Sa Live 1 and Live 2, dito natin i-coconnect yung main device na gagamitin natin sa pagla-live streaming. For example, laptop, tablet, iPhone, or iPad. Kung ano yung device na gagamitin mo sa pagla-live stream, kung saan nakikita mo yung sarili mo sa monitor, dito mo siya ilalagay. And of course, ang music port natin, kung gusto mo na may background music, dyan mo ilalagay. Pwede mo siyang i-connect sa isa mo pang cellphone or tablet or laptop. Of course, ang monitor natin, dito usually ko nilalagay yung speaker. And ang headset port, Capacitor 1 and Capacitor 2. Dito naman natin ilalagay ang ating microphones. Once na ma-receive nyo ang F8 Live sound card, it comes with 3 cords, dalawang white cords na gagamitin natin. Yung isang cord para sa live streaming. The other one is para sa background music. And then this black cord naman ay ang kanyang charger. So, kailangan din natin ng headset or headphone. Kahit anong klaseng headset pwede. And para sa microphone natin, I'll be using this microphone lavalier. And kasi yung aking condenser mic ay hindi compatible dito sa F8 Live sound card. Proceed na tayo sa connection. First, ito turn on muna natin ang F8 Live sound card. Long press, 1, 2, 3. Ayan. Pag may nakita ka ng light dyan, ibig sabihin, powered on na siya. So, ang unang wire na i-coconnect natin ay itong micro USB connector, and then the other end is PRRS o yung 3.5mm jack connector na merong tatlong rings. So, dito yan sa Live 1. Live 1 or Live 2, dito mo i-coconnect yung main device mo na gagamitin mo sa pagla-live streaming. For example, cellphone, or laptop, or tablet. So, next natin is headset. Always remember, any connector na ilalagay mo sa headset port, dapat ito ay PRRS o yung may tatlong rings na jack connector. Okay, katulad nitong headset ko, dalawa lang yung rings niya, kaya pumili ako ng isa pang connector na may tatlong rings. And then, this one goes to headset port. Yan. And para naman sa microphone natin, okay, so ito namang microphone ay para dito sa capacitor 1 or capacitor 2 microphone. And of course, ang live natin, Live 1, ang gagamitin nating main device natin, itong cellphone na ginagamit ko para may pakita ko sa inyo yung different parts and yung functions nitong F8 Live sound card. Hello! Ayun na! Okay! Ah, diba? Ang ganda ng sounds niya. Okay, so once again, Live 1 or Live 2 ay para sa main device na gagamitin nyo sa pagla-live stream
or sa pagre-record, ito yung nakikita nyo yung sarili nyo sa monitor or sa screen. Live 1 and Live 2 yan. Kung meron kang background music, i-connect mo yan dito sa music. And of course, ang headset natin, nandito siya sa may headset. And ang microphone natin, nandito sa capacitor 1. And so, ang ganda niya, di ba? Para sa talaga, para siyang pang DJ. And then, parang pang professional talaga siya. Ito yung mga controllers para sa microphone, volume, echo. Ayan, lalagay lang natin sa gitna. Okay, and then ito naman yung controller para sa monitor. Yung overall monitor controller mo para sa background music, sa speaker, and then sa microphone. Okay, ito naman controller na to ay para sa background music natin. And then these two controllers, ang bass and ang treble ay para sa microphone controller. Yan. Hello. Hi. Hello. Medyo konti lang yung effect niya sa microphone natin. Okay, ito namang mga buttons sa middle ng sound card natin. Ito naman yung mga microphone enhancer. Okay. So, first natin ang reverb delay. Ayan naman mga kaibigan. So, tayo ay naka-reverb delay ngayon, mga ma'am, sir. Yan, parang robot-robot siya, no? Okay. And then, ito naman ang internal play. Madalang ko siyang ginagamit. Ito sa MC. Maganda din yung sounds ng microphone natin, ano? Usually na ginagamit ko, MC and KTV. So, ito yung KTV. Ayan, mga tiyang. So, ano sa palagay nyo? So, dito naman, sa voiceover, for example, meron tayong background music, automatic mag-stop yung background music natin. And then, mas mangingibabaw lang yung boses natin. So, voiceover siya. Ayan mga kaibigan, so pag may voiceover na, nangingibabaw or masasapawan ang boses natin, yung background music natin. Pero once na nag-stop tayo magsalita, diba, bumabalik yung background music. Then mas maririnig lang yung boses natin over the background music. Diba, parang DJ na DJ talaga mga kaibigan. So yun ang function ng voiceover. Ang next natin is primal sound. Once na pinres mo ang primal sound, ibig sabihin, kahit naka-high yung ating echo, mawawala automatic yung echo natin. And then, pag pinindot mo siya uli, babalik siya sa echo mode. Naka-automatic default siya sa KTV. So, once na pinindot natin ulit yung primal sound, mawawala na ulit yung echo natin. Isa pa, gusto ko ng echo. Ayan naman mga kaibigan. So, dito naman sa left side, then yung mga special sound effects niya. Pakinggan nyo. Diba? Tawa. Minion. Ding. Okay, so ilan lang yan sa mga sound effects na ginagamit ko pag nagla-live streaming ako. So sa dito naman sa gitna, ang 4 different kinds of voice changer. Gamitin natin ng male. Meron tayong male, children, female, and devil. Okay, so male tayo muna mga kaibigan. So sa male, ang kagandahan naman nitong F8 Live Sound Card, meron siyang pitch control dito sa ilalim. Ayan. Tone, negative tone, and then plus tone. Okay, so pawasan natin yung male. Ayan. Taasan natin yung tono ng male. Ayan, okay. Okay, so nasa children mode tayo ngayon. Bawasan natin. Okay, pitch. Up natin para sa children. Next natin is female. Ayan. Oh, wow. Ang cute ng boses, no? Parang... ang sweet niya. Okay, bawasan natin yung female. Ayan. Ayan. Diba? Sa tataas, nabababa natin yung pitch ng
female, sa devil naman. Bakit sa devil? Ang devil po dito ay yun, yung mababa ang boses. Okay, mga kaibigan, nandito tayo sa mababang mode ng boses natin. Okay, taasan natin ng konti. Taas, taas. Okay, babaan natin. Babaan natin, okay. So, yun ang iba't ibang sound effects and functions nitong F8 Live sound card. So, para naman sa background music natin, yung isang chord natin na micro USB ko ay i-connect natin sa music. Dulo niya is TRRS o yung merong tatlong rings. I-connect naman natin dito sa other cellphone para sa background music natin. Okay. So, since ang cellphone ko ay iPhone, meron akong connector na para sa iPhone. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, sana hindi tayo ma-copyright. Ayan naman. So, yun ang ating background music. And of course, ang speaker natin ay kukonect natin dito sa monitor. Para naman sa speaker connection natin, prepare ako ng another cord. So, ito yung cord na merong dalawang rings sa bawat dulo. Okay, TRS ang tawag doon. Yung end ng cord natin ay ilalagay natin andito, dito sa monitor. Then the other end goes to your speaker. So ayan na yung connection ng speaker natin. Diba? I-try naman natin yung background music natin using the speaker. Ayan. Paborito ko talaga yung happy birthday. So, for the last time, mga mom, sir, mga chang, ipapakita ko sa inyo yung connection ng ating F8 Live sound card. So, dito sa dulo, yung charging port natin. Next is Live 1 or Live 2. So, dito mo i-connect yung main device na gagamitin mo sa pagla-livestream mo or sa pagla-live mo. Or kung meron kang ka-video call, dito yan sa Live 1 or Live 2. So, ito yung nakikita mo yung sarili mo sa screen or sa monitor. Okay, ito naman yung port para sa music or sa background music natin. This one is monitor. So, dito nakakonect itong speaker natin. This port is for the headset. And then the last two ports ay para sa microphone natin. Ang madali lang yung connection, mga chang, di ba? And yeah, thank you for watching this video. Okay, para sa akin, very helpful itong F8 Live sound card na ginagamit ko ngayon. Okay, and that's it for today's video. At kung may natutunan ka sa video na ito, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. So once again, this is Chang Mita. Keep safe, everyone!